KDP Golden Dog goes best radio match program. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIC 882AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Alam niyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa iyo na talaga. For so many years po, nakikiimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Marupa Hati Sane. Kung kayo po'y nasa labas, tumingala po kayo sa langit. Ngayon po ay nangyayari ng isang total eclipse of the moon. Muntik na ako napakanta. Oo, at may kinalaman ba yung buwan? Yung eclipse, yung full moon, new moon, dito sa ating blood pressure. Pero sigurado may kinalaman dyan yung mga kinakain natin. Ngayong gabi kasama po natin para ipaliwanag ito, isa pong napakagaling na internal medicine doctor. Wala po iba kundi si Dr. J. Duenas. Hi Doc, magandang gabi sa iyo. Ay, magandang gabi Maru at sa ating mga listeners at viewers, no? By the way, before na makalimutan ko, una babatiin ko yung magandang bago mong buhok, no? Kasi the last time that we were together, mahaba pa yan, no? At nakalusot ka Maru nung palang telecast natin, the day after birthday mo. So belated happy birthday. Thank you, Doc. Maraming yes. Salamat. Yeah, belated happy birthday. Ayan, kasi birthday ko, kaya sabi ko, mag-change naman ako ng It fits you well, Maru. Bagay na bagay sa'yo. Yes. Hindi mo masyama maiksi. Parang masyado ka maiksi. Kaya lang nakakapanibago kasi ang haba ng hair mo, diba? Tapos biglang, nakita ko nung time na pinutol eh. Ang laki ng putol, ano? Ang laki ng putol, yes. Oo. Unfortunately, hindi ko pala pwedeng i-donate kasi may kulay yung aking buhok. Sabi, pag daw i-donate mo sa mga for the wig ng cancer patients, eh kailangan pa natural yung kulay yung buhok. Saka ang pangit din eh nung pagkakakulay ng buhok ko kaya. Sabi, okay na. Ayun, pangwalis na lang daw yung aking buhok. Anyway, ngayong gabi nga to, kung sila ay nasa labas, ang peak stage kasi na eclipse ngayong alas 7 ng gabi. So, wala na silang makikitang buwan ngayon kasi nakatakip siya talaga. Yeah. So, ito ay magre-remain o mananatili na nakatakip ang buwan hanggang 7:42 p.m. Mm. Tapos mamayang bandang 8:49 p.m., mahahawi na unti-unti yung shadow. At pagkatapos ay matatapos ang total eclipse na ito ng 9:58 p.m. Total lunar eclipse
kung saan ang shadow o yung alino ng Earth o nitong ating daigdig ang siyang tumatakip dito po sa full moon kasi pagkatapos yeah. So, maabutan pala natin yan during the time na naghihiwalay na siya. No? Oo, pag maghihiwalay. Pero ngayon wala kayong makikita, kaya dito lang kayo tumingin. Dito lang kayong manood sa ating palatuntunang Radyo Klinika. Marami po tayong mga pag-uusapan tungkol sa kalusugan, lalo na nga itong tungkol sa high blood pressure. Although ilang beses na itong pinag-usapan, pero may mga hindi pa rin tayong maunawaan tungkol dito sa high blood. Pero totoo nga ba, Doc, na pwede maka-apekto raw yung buwan? Well, pwede blood siguro pressure. Kasi kuminsan meron mga ibang tao na they feel na depressed pag hindi nila nakikita yung buwan, no? Diba actually merong term yung tinatawag natin lunatic. Mm-hmm. Yung lunatic kasi yung luna means moon, eh. Diba? Mm-hmm. So merong mga ano, it can affect changes, no? Mga behavior natin, no? Tapos syempre pagka merong pagbabago na doon, you feel sad, you feel depressed, no? Pwedeng tumaas ang blood pressure, no? Pero very transient lang naman kasi ang eclipse, eh, di ba? Kaya after some time, nagre-recover, eh. No? Mm-hmm. Ito nga ang sabi sa isang study, no? Nearly 81% of mental health professionals believe the full moon can make people ill. Ay, yes. Talaga, oo. Mm-hmm. At pagkatapos, yung mga ancient belief dati pa yan, na sinasabi nga na parang bakit gano'n kapag lumalapit daw ng gusto ang buwan sa daigdig, ay parang may mga nababaliw o parang mga hindi sila mapakali. Pero yun nga, napapag-usapan ng mga researchers niyan, syempre tinignan nila ano ba talagang epekto nga ng buwan sa ating kalusugan. At nakita na pati nga itong pag-high blood, tumataas daw ng mga 5 mmHg. Ano ba yung HG to? Mercury, millimeter mercury. Yan ang units natin for blood pressure. Oo, mga 5 ang itinataas daw kapag ganitong full moon. Yeah. Baka kaya yung iba, nakakaramdam sila ng hindi maganda sa kanilang katawan. Kapag actually, maraming pwedeng maka-apekto sa blood pressure. No? Yung galit, ha? Yung pagod. Pag sobrang pagod, sobrang galit, natakot ka, no? Or basta yung maraming pwede kulang sa tulog, no? Pwede maka-apekto lahat yan, na pwede nakakataas ng blood pressure, no? Yung mga hindi makatulog, to. Hindi yung makatulog. Yung mga nag-i-insomnia. Yeah. Pwede maapektuhan din ang kanilang blood pressure. Ang mga umiinom na mga nakalalasing na inumin. Yes, actually ang alcohol, initially siya, 'di ba, iba sinasabi na iinom ako kasi yun ang pampatulog ko. Mm-hmm. Diba? So they feel na pagka hindi sila uminom, hindi sila makakatulog. Well, it helps, no? When it is only in moderate amounts. Mm-hmm. No? Pagka konti lang, no? Kaso tayo, hindi alam kung ano yung moderate. Eh. Hindi tayo makapag-set ng limit, no? Marami sa atin na pag sinabi na hanggang dito lang. Mm-hmm. Hindi pwedeng lalagpas dyan. Eh. Hindi nasusunod, no? Kaya nangyayari, pag lumalagpas doon sa amounts na pwede, eh pwede siya maka-apekto talaga, nakakataas ng blood pressure. Mm-hmm. Kaya pala kahit nakakulong ka, kung umiinom ka pa rin ng mga nakalalasing na inumin, pwede ka pa rin tumaas ang blood pressure mo at pwede ka mamatay sa loob ng kulungan. Correct. Nangyayari yun, no? Nangyayari yun. Kasi ang sabi, ng isang punerarya, parang ang dinadalaro sa kanilang namamatay every... Mm-hmm. Month ba? 50 people namamatay sa kulungan? Grabe, di ba? Dami, no? Da, grabe. Grabe pala, no? 50. Dami nun, ha? Tapos sabi, marami raw doon natural causes ng dahilan. So, ibig sabihin yan, may mga sakit. Kaya nagkakaroon ng kaya namamatay habang nasa kulungan. Or marami sinasabi nila, binabangungot. No? So, ang bangungot, pwede rin dahil sa mataas ang blood pressure mo, to. Hindi. Ang bangungot kasi iba, eh. Dati kasi ang sinasabi nila pagka binabangungot ang problema pancreatitis na tinatawag natin, no? Yung pamamaga ng lapay, no? Pero ngayon iba na, eh. Ang inaano natin na pinanggagalingan ng bangungot, eh galing pa rin sa puso. Yan sinasabi natin na Brugada syndrome, no? Na nakakaroon ng problema sa puso na
yun yung nangyayari na hindi na nagigising, no? Maririnig na lang na humihilig ng malakas, tapos gigisingin, hindi na magising, tapos ayun na. Hanggang mawawala na, kuminsan naabutan sila, wala na, no? So yun yung bangungot. Eh yung Brugada syndrome, hindi siya connected sa pag-high blood? Pwede eh, no? Kasi ang high blood is also a risk factor na para magkaroon ka nitong Brugada syndrome, no? So kaya kailangan ingatan natin ang blood pressure natin. Ang mahirap kasi sa high blood, Maru, eh most of the time mo lang nararamdaman, no? Kaya nga yung iba sinasabi, Doc, okay lang ako sa 160 over 100 kasi wala naman ako nararamdaman. Mas meron pa nga ako nararamdaman pag bumababa yung blood pressure ko, mas nahihilo ako. So nagkakaroon sila ng false hope na okay sila at that level, no? Ang mahirap pagka ganun ang level mo, 160 over 100, tapos tumaas pa siya na hindi kaya ng katawan mo. Halimbawa, yun na, nagalit ka. Diba? Yung sa mga pelikula, yung pinagalitan ng bigla na lang, o nag-away ang nanay at tatay, bigla na lang sasakit ang dibdib ng, ano, dahil inatake na dahil sa tumaas ang blood pressure, no? So, ganun, pagka hindi natin alam na, meron kasi mga pagkakataon, hindi natin nalalaman, no? Tapos nag-start ka sa mataas, tapos tumaas pa siya, eh yun, ang nangyayari, pwedeng ma-atake sa puso at pwedeng ma-stroke. No? Kaya ang gusto pa rin natin, nasa normal level pa rin, irregardless of the age. No? Meron rin kasi iba, ang wrong notion, ay, Doc, itong blood pressure nito, okay lang yan kasi matanda na ako, may edad na ako. Di ba tama yun na ang blood pressure ko ganitong level kasi matanda? Hindi po. Kahit na anong edad, dapat ang blood pressure dapat normal lagi. Normal ba is 120 over 80, Doc? Ang normal natin, actually, binaba na nga nila, no? Before, ang sinasabi nila, 130 over 80. Ngayon, ang gusto nila, ang normal is 120 over 80 and below. Below 120 over 80. Yan ang normal na kinoconsider na normal. Kasi yung 120 to 129 is already considered as elevated blood pressure. Medyo mataas na yan, medyo binabantayan na yan. Ah, pero ano yung mababa naman? Baka naman sumobrang baba. Ano ang mababa na blood pressure? Ang guide kasi ngayon, mas mababang blood pressure, as long as you can tolerate it, mas maganda. Kasi mas hindi hirap ang puso pagka mababa ang blood pressure. Ay, ganun ba? Mm-hmm. Yes. Kaya yun so, sa mga babae, di ba? Kaya ng blood pressure mo, 100 over 60, 90 over 60. As long as kaya ng katawan mo na hindi ka naman nahihilo, hindi ka nang hihina, tapos wala ka naman pinanggagalingan na bakit mababa ang blood pressure mo, okay lang yun. Mm-hmm. Okay. So kung kunyari ikaw ay dating binigyan ka na ng gamot para mapababa yung blood pressure mo, pagkatapos nakita na talagang bumababa naman siya ng sobra, nasa 90 or 80, dapat ba na ihinto mo bigla yung gamot mo or... Tanungin mo muna yung doctor mo. Tanong mo muna sa doktor, no? Kasi kung mababa naman ang blood pressure mo pero wala ka naman nararamdaman, ibig sabihin, nakokontrol ng gamot. Kasi ang findings, pagka tinigil mo yung gamot, halimbawa, after a long time, nakikita mo, mababa ang blood pressure mo, may time na sumusobrang baba pa. No? Pag nakita mong ganun, pero wala ka naman nararamdaman, o ibig sabihin nun, nakokontrol ng gamot. Pag tinigil mo ang gamot, malaki ang chance na babalik ulit yun. Hindi siya, kasi ang high blood, siya yung isa sa mga sakit na pagka ginamot ka, habang buhay na ang gamot. So, ibig sabihin, maintenance, no? So, kaya mali po yung ating idea. Kung minsan, meron tayong maling idea na pagka normal na ang blood pressure, ititigil ang gamot. Or di kaya ay pag walang nararamdaman, hindi ako iinom ng gamot kasi okay naman ang pakiramdam ko. Mali po. Ang kailangan po natin ay ang blood pressure na gamot, pag binigay sa atin ng doktor, kailangan iinumin po ng dire-diretso na for life. Side effects din ba yung mga gamot na yan? O kaya ang gamutan sa blood pressure, patient individualized sa mga pasyente, no? Kasi meron mga nagkakaroon ng mga side effect, no? So let me give you an example. Kagaya ng mga gamot na amlodipine, ito madalas to binibigay eh. Kahit nasa mga health center natin, meron binibigay na amlodipine na libre, no? Yan nga pala, no? Meron tayong mga available na gamot sa health center. Punta po kayo, i-avail po natin, no? Para hindi po tayo magkaroon dahilan na sasabihin natin na wala tayong pambili. Kasi
meron tayong sa health center na nagbibigay ng mga gamot for basic health condition. Hindi kailangan na may PhilHealth ID ka or whatever? I don't think so. Basta resident kailangan lang siguro may reseta ka. Yeah, oo. Basta may reseta ka at meron kang Yan, no? So, yun, going back. Amlodipine, very common yan, binibigay sa high blood, no? Magaling siya na magpababa, no? Pero meron siyang side effect na nakakamanas. Okay. Yes, yan ang very common side effect na mga calcium channel blocker, no? Yung calcium channel blocker, kasama dyan yung mga dipins. Amlodipine, pelodipine, nifedipine. Very common side effect nila, nagkakaroon ng manas. So, meron mga iba pupunta sa clinic, no? Nagmamanas po ako, natatakot po ako kasi meron akong baka may problema na sa kidneys, no? So kung winark up at lumabas na normal naman yung kidneys, ibig sabihin maari galing lang dun sa gamot na amlodipine. So usually sasabihin ng doktor, most probably po galing po yan sa amlodipine kaya kayo nagmanas. So gagawin lang po natin, tatanggalin natin yung amlodipine tapos papalitan po natin ng gamot, no? At ang mangyayari pagtanggal ng amlodipine, mawawala na yung manas. Papalitan na lang ng iba yon. Papalitan na lang ng iba. Pinapalit, no? Losartan. Oh, Losartan, no? Yung Losartan, yan, isang... Yan, Losartan, magandang gamot siya na binibigay kasi meron siyang, partly, meron siyang protection sa kidneys, no? Meron isang binibigay naman na yung mga ACE inhibitor, yan naman mga pril, captopril, enalapril, lisinopril. Yung mga pril po na yan, madalas rin binibigay. Meron naman po yung side effect na nakakapos ng tuyong ubo. Nagda-dry cough. So, mayroong mga pasyente na ubo ng ubo, ubo ng ubo, ilang, lahat na ng klase ng gamot sa ubo, tinitake, no? Now, hindi nawawala. Ilang doktor na ang nagtitingin, mayroon pa rin ubo. Tapos, malalaman mo, mayroon pala siyang tinitake na ACE inhibitor. No? Yan yung mga captopril, very common na ginagamit. Pwedeng galing doon sa ACE inhibitor, kaya nagda-dry cough, which is an allergic reaction. So, kaya pag tinanggal mo yung captopril, yung ACE inhibitor, mawawalang bigla yung dry cough. Makikita mo parang magic, oh, yung galing naman ni doktor, tinanggal lang yung ACE inhibitor, yung iniinom ko, nawala na. Kasi side effect po yun. Kaya very important na paalam nyo rin po sa doktor yung mga gamot na iniinom nyo. Kaya kailangan kabisado nyo ang mga gamot nyo. Pag tinanong ng doktor, ano pong iniinom nyo, kailangan alam nyo. Isulat nyo kung hindi nyo matatandaan. No? Kasi doon mo kuminsan nahuhuli pagka ang pasyente umiinom talaga ng gamot na binibigay mo. So, meron mga iba, 10 taon mo na ginagamot. Pag tinanong mo, ano pong gamot iniinom nyo? Hindi ko po maalala eh. Di ba parang magtataka ka? 10 taon mo na iniinom, hindi mo pa rin alam. So, kuminsan yun ang mahuhuli mo sila na gano'n na hindi sila nag-take. So, pag hindi po nyo maalala, ilista po nyo kasi pag nagpatingin kayo sa doktor, sigurado 100% itatanong, meron po ba kayong mga iniinom na maintenance na gamot? So, parang mas pinaka-okay pa yung Losartan among the other medicines for high blood pressure. Actually, hindi naman. Kasi ang amlodipine is also a good medicine. No? Ano yan eh, maraming klase kasi ng mga gamot sa high blood. So, individualized ang pagbigay. No? Meron mga, kagaya yung mga beta blockers. No? Ayan yun naman yung mga olol, mga metoprolol, indolol. propranolol, mga ulol yan eh. No? Yun, mga yun, iniiwasan na binibigay pagka merong pagka mabagal ang puso, pagka merong mabagal ang puso, tsaka sa hika. No? Yun. So meron specific indication. No? Walang pinaka the best na gamot kundi tinitimpla ng doktor kung ano yung angkop na gamot na mako-control ang blood pressure mo na at least 130 over 80 below. Mm-hmm. Yan ang ano natin. Target natin at least. Oo. Tinitingnan ko yung side effects ng Losartan. Ganun din, dizziness or lightheadedness ang nangyayari. Pero wala yung sinasabi mo, Doc, na katulad sa amlodipine na namamanas. Walang pagmamanas pala ang Losartan. Walang pagmamanas ang Losartan. Ang Losartan, usually siya yung binibigay pagka mayroong mga allergy doon sa sinasabi kong ACE inhibitor, ang binibigay na kapalit yung Losartan. Maganda yung Losartan. Oh. Actually, lumang gamot na siya at very effective yan. Pero pag binigay po sa inyo, make sure na magpa-follow up kayo para malaman po kung angkop at kaya po ng Losartan na i-control ang inyong blood pressure. Mm-hmm.
Okay. Eh, pero pwede pagsabayin yung losartan tsaka ang logitin kung yun yung ipinigay ng doktor mo. Yes, kasi nga, kaya sinasabi natin na magpapatingin kasi kung hindi kaya ng isang gamot lang, mm-hmm. ang option nating mga doktor is either tataasan yung dose ng gamot na tinitake mo. Halimbawa, losartan 50, gagawing mm-hmm. 100. Mm-hmm. Or di kaya, it's either tataasan or magdadagdag ng isa pang klaseng gamot, kagaya ng losartan, idadagdag amlodipine para magtulong silang dalawa na mapababa ang blood pressure mo. Meron tayong tinatawag ngayon, Maru, yung fixed dose combination. Para mm-hmm. siyang 3-in-1 coffee. Mm-hmm. Ito naman, 2-in-1. Dalawang klaseng gamot sa high blood na nasa isang tableta. So usually, mm-hmm. kinocombine yan is yung tinatawag natin ARB, yan yung losartan, at calcium channel blocker. Kinocombine silang dalawa. Maganda ah, sila. Meron gano'n na 2-in-1 na tinatawag natin. Mm-hmm. So, para isang inuman na lang yun, hindi yung parang pinaghihiwalay mo pa, nakakalimutan yes. mo ito isa. Correct, mm-hmm. correct. Mm-hmm. Okay. Yung, pero, medyo mahal nga lang yun, ha? Medyo mahal lang. So, kaya yung ibang ginagawa nila, hiwalay na binibigay. Oo, so, kasi ang pura lang ng amlodipine, eh. Saka losartan, yes. diba? Mura-mura. Yes. Oo, pero itong 2-in-1, hindi ba available ito sa mga, ano, yung barangay niya? Sa barangay usually hindi wala sila yung combination kasi medyo mahal yung combination. So ang ginagawa nila binibigay ng hiwalay, mas mura. Mm. Okay. Nabanggit pa na calcium channel blocker. So ibig sabihin do, kung ginablock niya yung calcium, wala na rin palang epekto kahit pag-iinom ka ng mga calcium supplements. Ay wala silang epekto. Ito kasi ang calcium ano siya eh. Siya yung electrolytes natin no? Or as in katawan na responsible sa contraction ng mga muscles. So, di ba ang puso is also a muscle. Yung ating mga blood vessels is also muscle. Yung ating mga muscle, yung sa periphery, yung mga muscles natin sa katawan natin, muscle rin yan. So, at the same time, hindi lang sa muscle, kundi sa buto rin, sa kasangipin, nakakatulong yung calcium. So, wala namang effect kahit ka nagtitake ng calcium channel blocker at nagtitake ka ng calcium supplement, no? Di ba yung mga calcium carbonate? Yung mga wala siyang epekto. Hindi siya makaka-epekto na ano. No? Kasi itong calcium channel blocker, ang ano lang niya is yung sa puso at sa mga ugat. Hindi siya nakaka-epekto sa ibang calcium channels. No? So yun. Kaya walang problema. Kaya merong mga nag-iinom ng amlodipine or mga calcium channel blockers na at the same time, nagtitake rin sila ng mga calcium supplements. No, yung mga para sa buto at sa para sa pampatibay ng ipin ng calcium. Okay. Eh, yung losartan naman, totoo ba, Doc, na nakakataas din siya ng potassium? Yes. Pagka meron ka ng... Pero usually yan, nangyayari, Maru, kung nagkakaroon ng problema, meron na rin concomitant na kidney problem yung pasyente. So halimbawa, yung pasyente ay may problema sa kidneys, chronic kidney disease, sira na yung kidneys niya. So usually, binabantayan yung pagbigay ng losartan kasi pwede siyang makataas ng potassium. Mm-hmm. So hindi naman kung ordinary naman lang na pasyente na wala naman mga problema sa kidneys, walang problema. Pwede mong ibigay yung losartan. Mm-mm. Okay. Look, yung sulodexide ba? Yan ba ay ibinibigay rin sa mga high blood? Yung sulodexide is more for, ano siya, vasodilator siya. Ang more of effect ng sulodexide is to improve circulation to the eyes, to the kidneys, to the nerves. Okay. So, wala siyang, well, makakatulong siguro siya, pero it's more of to prevent complications of diabetes. Yan ang ano ng sulodexide, no? Na para gumanda ang ano sa mata, sa kidneys at sa peripheral circulation sa mga ugat. No, yan ang epekto niyan ng sulodexide. And speaking of peripherals, Doc, kasi yung iba ang kwento sa atin, kapag meron daw silang na mataas na blood pressure, parang minsan either nangangala yung kanilang mga binti or parang lumalamig daw yung kanilang mga paa kahit hindi naman malamig yung panahon. Yeah. Epekto ba na yan? Okay. Yes. Epekto yan ng blood pressure, no? Ng high blood pressure, no? Kasi nga ang high blood, no? Sabi natin kanina, ang high blood, most of the time walang epekto. I mean, wala kang mararamdaman, no? Kaya akala mo okay lang, no?
Ang mahirap pagka sustained yung hypertension mo, nagkakaroon ng mga side effect na. So unang-una na pwede niyang maapektuhan yung puso, no? So ang puso natin, syempre pagka may hypertension, 'di ba nangyayari? 'Di ba? Imagine niyo yung muscle natin. Pag nag-exercise tayo, yung muscle natin kumakapal, 'di ba? So ganoon rin ang puso. Pagka may high blood, syempre kailangan titibok siya ng malakas, 'di ba? So pag tibok siya ng malakas na ngayon, anong nangyayari? Kumakapal yung muscle ng puso. So okay lang yun kasi compensatory mechanism yun. Ang problema, pag dumating yung time na hindi na siya kakapal pa, ang mangyayari, papalya na siya. Imagine niyo naman yan, parang goma. Yung goma, di ba, stretch, stretch, stretch mo. Pag na-reach niyo na yung maximum stretch siya, hindi na stretch pa, bibigay na siya. So ganun rin yung mga muscles sa puso. Pagka na-reach niyo na yung maximum size niya, papalya na siya. Tapos yung nga, ang isa pa is yung circulation sa paa. Siyempre, pagka meron kang problema sa hypertension, yung mga ugat mo kumikipot eh. Yan ang problema pagka may high blood, no? Pagka ano, pwedeng naapektuhan. Yung sinasabi mo na nanlalamig tsaka kumikirot, yan yung tinatawag natin na intermittent claudication, no? Oh. Ibig sabihin yan, hindi maganda ang circulation sa baba. So usually ang ginagawa dyan, meron tayong tinatawag na procedure na ankle brachial index. Yung ankle brachial index. Yan pala sa clinic namin, meron yan na libreng every Friday. Meron kaming ankle brachial index na libre. So kung gusto po nyo, punta lang po kayo sa clinic. Libre po yan. Meron po nag-i-sponsor na company, Otsuka. Na oh, wow. Sila. So, the whole day yan, no? Morning lang po, every Friday sa clinic. Ang principle nun, sinecheck yung blood pressure sa ibabaw at sa ilalim, sa upper and lower limbs, no? Mm-hmm. Normally, dapat kung okay ang circulation mo sa paa, dapat pantay lang or konting taas lang ng konti sa paa. So 1 to 1.4 ang normal, no? Pero pagka may problema sa, pagka ang blood pressure mo ay sobrang taas sa baba kaysa sa taas, yun yung sinasabi natin na makikipot, hindi maganda yung circulation kasi ibig sabihin na apektado na, nagkakaroon ng problema sa circulation sa paa. So yun, kailangan ginagamot yun kasi pwedeng maging question na later on nagkakaroon ng mga varicose, nagkakaroon ng kuminsan, nagkakaroon ng ulcer. Ayan, kaya from time to time, lalo na kung hypertensive, talagang dapat nagpapaganon. Ankle brachial index po ang tawag dun sa test na yun. Mm-hmm. At baka mamaya, dumating yung panahon, hindi ka na makalakad. Yes. Dahil sa problema mo sa paa, yung blood flow sa iyong paa. Yes. Lalo na, tapos may diabetes ka pa. Nakaka-apekto rin sa ugat yun. So, pwedeng mangyari doon, masusugatan ka, mag-ulcer, tapos magagangrene, tapos pwedeng maputol ang paa mo. Pwedeng ma-amputate. Oo. Anyway, ito may mga ilang katanungan yung ating mga kababayan. Pero pabatiin muna natin sina Angelo Redaha. Magandang Martes ng gabi, Ate Maru and Doc J. Duenya. Stay safe, God bless, mula sa Malolos, Bulacan siya. Si RG Chell, nanonood din sa atin mula sa China. Si Angelo Redaha, sabi niyo, 47, natulog na lang. Pasko na. Ang bilis naman, ano? Ray Borilla Sr., hello po, Mama Ru, magandang gabi po. Si Edeline Soriano na nasa Hong Kong, hello, magandang gabi rin po. Si Ramon Arevalo rin, hello, magandang gabi. And si LV Tagono Serenuela, good evening po sa inyo. Good evening po sa inyo lahat. Ito ang tanong ni IG Chell. Don't ask ko lang po, pwede po bang palitan ko po ang gamot ko na amlodipine at mag-self-medication na lang ako? Nandun na kasi siya sa China. So wala siyang doktor doon, Doc. yun nga. Mahirap kasi pong ititigil kasi wala kayong protection. No? So ang option po natin, it's either na magpapadala po kayo galing sa Philippines, I don't know the process, or magpatingin po kayo dun sa Chinese doctor. Pero kasi sa Chinese, di ba, usually meron sila mga Chinese medicines na mga traditional na, no? Oo. So, hindi natin alam po ano mga component yan. Pero wala po tayong option kasi kung hindi po kasi pwede na herbal lang ang iti-take natin na pampababa, no? Although meron mga herbal medicine na na-test po na nakakatulong magpababa ng blood pressure, kaya lang po, iba pa rin po yun na merong gamot na tinitake kayong regular para may protection po kayo. Ayaw kasi natin na yung blood pressure natin maro yung tataas, bababa, tataas, bababa. Gusto natin lagi naka-maintain na normal level.
Okay. Ito naman si Tiasmin, Apple. Sabi niya yung brother ko umiinom din po na amlodipine. Bakit po kaya nag-chest pain siya? Pagka nag-chest pain, ibig sabihin ay baka may problema sa puso. So ang unang-unang dapat gawin niyan ay pa-check yung kanyang magpa-ECG, no? Yung electrocardiogram para ma-check, no? Kasi ang hypertension is a major risk factor for heart disease para sa atake sa puso. So pagka ganun sa nag-high blood, kailangan part ng evaluation or ng workup ng pasyente ay ma-ECG ng regular, ng from time to time. No? Okay. Anyway, kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayong mag-post dito po sa ating FB page. Live po tayo sa DWIZ 882 FB page. Nasa YouTube din po tayo. Live din po tayo dyan. And of course, pwede rin po kayong mag-send ng message po sa akin direkta. Maru Pahati Sarne, M-A-R-O-U, Pahati Sarne, para po sa inyong mga katanungan. Mag-break muna tayo, Doc. Radyo Klinika sa DWIZ. Balik po tayo dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako pa rin po si Maru Pahati Sarne with my partner tonight, si Dr. J. Doc J. Duenas. Doc, hi, hi, good evening Maru. Narinig ko kanina doon sa ating commercial na yung puto bongbong at bibingka, no? Masarap, no? Maraming nandiyan na naman yung mga kastanyas, hamon, queso de bola, no? So masasarap po lahat yan, pero mag-iingat po tayo, lalo-lalo na itong darating na Pasko, bagong taon, masarap kumain. Pero watch out, yung mga may high blood, merong mga diabetes, may stroke, no? Kasi nakakikita natin yan na every January, pagkatapos ng holidays, lahat ng mga ano matataas. Mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar, mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid. So mag-ingat po tayo. Ha? Okay lang po na mag-enjoy kasi once a year lang po yan. Pero ano rin po natin, alagaan rin po natin ang ating kalusugan para ma-celebrate pa po natin yung Pasko ulit sa susunod na taon. Oo nga. Alam mo, ang hirap niyan eh. No? Kapag Pasko, hindi mo na magpapakita sa doktor. Correct. Totoo yan. Nangyayari talaga yung pagka-Pasko. Pababa ang census namin sa clinic at sa hospital. Oo. Pero babalik yan after Christmas at New Year kasi doon na matataas ang mga blood pressure. Pero bakit ganun, Doc? No? Mayroon isa akong kaibigan na nag-200 na pala yung blood pressure niya. Hindi pa niya alam, wala daw siyang nararamdaman. Kaya lang napunta sa ospital eh, kasi nabahin lang. At pagpapit, umano yung dugo, yung sumakabog yung dugo niya. Oo. Kaya doon lang niya nalaman na mataas na pala yung blood pressure. At sabi pa nga eh, ang swerte mo, na putok yung ugat, lumabas yung dugo, kaya nabawasan yung kanyang blood pressure. But ganun, Doc, walang nararamdaman yung iba. Meron kasi yung mga iba na, yan yung sinasabi natin na pagka hindi nagpapagamot, hindi umiinom ng gamot. Ang ating katawan kasi parang merong, ano tawag dyan? Meron siyang certain level na, meron tayong term dyan eh. Pero pagka nasanay ang ating katawan sa mataas, no? Mm-hmm. Nagre-reset yung ating biorhythm, parang ganoon, parang biorhythm na nasa level ng mataas. So kaya pagka ganoon, pwedeng walang nararamdaman kasi parang nag-adjust yung katawan natin doon sa level ng mataas. Ang mahirap, pagka tumaas pa siya sa level na hindi kaya ng katawan natin, yan na yung pwedeng nangyayari, no? Mabuti siya, swerte siya at pumutok yung ugat dito sa ilong, no? Pwede rin nangyayari, Maru, kung minsan nagkakaroon na yung pumuputok yung mga mata, yung mga ugat sa mata. So, makikita na lang bigla yung mata, parang mapula, parang mayroong soreness. Oo. Pwede so, pwede sa blood pressure rin yan, pumuputok yung mga maliliit na ugat. So, swerte po na yun lang ang nangyayari. Ang mahirap po nun, kung ang pumutok, eh, sa sobrang taas ng blood pressure natin, eh, yung ugat sa utak, yan na yung tinatawag po natin na hemorrhagic stroke. No, sana sa mga klase ng stroke, yan yung hindi magandang klase na most of the time hindi magandang outcome, hindi magandang prognosis. Kasi dugo na iipon sa loob. Di syempre, wala namang malalabasin yung dugo na yan. No? Hanggang maipit na yung mga structure natin sa utak na pati yung sa paghinga natin maiipit, pwede maging cause po yun ng kamatayan, ng death.
Pero hindi naman ano, parang mabubulag ka dahil doon sa pula na yun sa iyong mata. Hindi naman, hindi naman. Kasi ano yan eh, anong tawag dyan? Mga blood vessel lang, mga maliliit lang na blood vessel sa mata natin ang pumuputok. No? Pero siyempre, ang hypertension, eh, pwede rin maka-apekto dun sa mga ugat, dun sa likod ng mata natin, yung retina na tinatawag. No? So pwede rin yan maging cause ng pagkabulag, no? Dahil yung mga ugat sa loob ng, sa likod ng mata, eh pwedeng pag yun ang naapektuhan, yun ang hindi maganda. No? Yung kung nasa labas lang, walang problema yan, hindi makakos ng pagkabulag yun. Mm-hmm. Oo. Anyway, nako, eh, talaga, kasi nakakita na rin ako ng ganyan eh, na, na pumutok yung kanyang mga ugat sa mata, talaga ang pula-pula. Yes. Akala ko, oo, may sore eyes nga. Tapos binigyan lang siya ng ano, ng gamot nga ng doktor. Binigyan din siya, may pamatak din pala doon, Dok, para yes, sa... Yes, merong pamatak para ma-absorb yung dugo, na para wala yung dugo. Oo, medyo may kamahalan na alam daw yung pamatak na yan. Yeah. So huwag na natin paabutin dun sa ganun kasi akala natin hayahay lang, okay lang. Pero pag pumutok yan, yun ang problema. Mas malaki yung gagastusin mo, di ba, Doc? Magkano lang ang amlodipine at saka losartan. Opo, sagayin na po natin. Oo. Oh, kasi nga, di ba, tayo gumagastos tayo para sa mga mamahaling food supplement, no? Kasi ang bilhin po natin yung mga food supplement na hindi po proven, no? Pag sinabi sa atin po ng doktor, kasi ang doktor naman sasabihin niya na ito pong gamot na ito, maintenance niyo na po, no? Hindi naman niya sasabihin niya kung hindi kailangan, no? So kaya pag sinabi po, sundin po natin kasi para po sa ating sariling protection po 'yon. Okay. Doc, sandali, may ipapakita lang akong video. Sinend sa atin ang isang kaibigan mula sa Silang, Cavite. Tignan mo kung ano yung itsura ng buwan ngayon. Ito yung kinuhanan lang niya sa pamagitan ng iPhone lang. Ang ganda itong pagkakakuha. Pinapakita na ba ngayon? Wala kasi akong ano eh. Ayun. Oo. Yan ay kuha mula po sa Silang, Cavite. At itong... kumuha eh, sabi niya, lamig-lamig pa naman daw at saka sumasabay pa yung mga crickets. Kaya parang gabi ng lagim doon sa kita ngayon. Yeah. Pero ganyan ang itsura daw ng moon ngayon at mamaya nga ay actually full na nga. Eh. May mga nakita tayo sa Manila, talagang fully covered na siya. Merong mga kumukuha rin sa Manila. Yeah. So yan, ganyan po ang ating moon. Ang ganda naman ng entrada ng Pilipinas, no? Tayo ang nakakita nitong pag-cover ng buwan, ng earth, ng shadow ng earth dito po sa buwan. Yeah. Ano ang epekto ba? Tumataas ba ang inyong blood pressure? Paki-check na. Check na yung blood pressure ko mamaya to kung may epekto sa akin yan. Anyway, salamat sa ating social media dun sa mga nag-download at saka nagpapakita ngayon itong video na ito. Thank you so much. Okay. At si Carmelita Pagulo ang nanonood na rin ngayon. Maraming salamat. May nagtatanong din dito, Doc. Doc, pwede ko bang... ano ba ang mas maganda, losartan o amlodipine? Kasi sabi ng aking doctor, dahil nakokontrol ko na ang blood pressure ko, isa na lang ang iinumin ko. Ang sabi ng doctor ko, yung amlodipine na lang. Pero may nagpa-check up din daw siya sa isa pang doktor, ang sabi losartan. So sino raw ang susundin niya dun sa dalawa? Pwede kasi... kung gano'n na maganda naman lagi ang blood pressure niya na, pwede talaga subukan na isa lang, no? Pero ano ba yung mas magandang, mas gusto mong proteksyonan, no? Kasi ang amlodipine, ang mas pinoproteksyonan niya, yung puso. Yun naman losartan, ang pinoproteksyonan niya, yung kidneys. So, tingnan mo, ano, either of the two, pwede naman, no? Ang importante, ang target is dapat laging normal ang blood pressure mo. Okay. Ayun na. So, ano ang pipiliin niya? Losartan o amlodipine? Kung ano sa tingin, niya na yung mas gusto niyang maproteksyonan, yung puso o yung kanyang kidneys, no? Or kung ano man sa kanila, basta kung ano ang pwedeng makapag-control ng blood pressure niya na lagi normal, yun ang piliin niya. Oo. Pero tama raw ba talaga, Doc, na yun nga, na tatanggalin na yung isa? Kasi nakokontrol na yung blood pressure. Palagi daw 110 over 70 ang kanyang blood pressure.
pwedeng trial, pwedeng i-trial, no? Kung makikita na with one medicine, eh, nakokontrol, no? Of course, meron yung kailangan na lifestyle modification, no? Yung kailangan yung kailangan mag-control sa pagkain, mag-exercise, no? Huwag maninigarilyo, huwag iinom, no? Kung medyo on the obese side, magbawas ng timbang, no? So, kailangan meron talagang lifestyle modification together with the medicine, no? So, kung nakakaya na ganun, na nakokontrol, hindi na tumataas, pwede subukan na isa lang na gamot. Mm-hmm. Okay, ito naman ang natanong niya, kailangan ba talagang uminom ng mga anti-cholesterol medicines? Kasi slightly elevated lang naman ang cholesterol ko. Hindi ba pwedeng daanin ito sa exercise? Si Eneng ang nagtatanong. Pwede naman po, pwede namang mag-exercise. Pero meron certain condition kung ang inyong hypertension ay sinamahan po ng diabetes, no? Meron kayong diabetes rin, iyan po talagang kailangan mag-maintain ng gamot para sa cholesterol, no? So kasi pag may diabetes po, mahina ang panunaw sa taba. So part of their maintenance, aside from the medicine na gamot para pampababa ng diabetes, ay kailangan mag-take po for life rin ng gamot para sa cholesterol, no? At the same time, isa pang dapat natin i-take for protection, ay nag-take ng mga antiplatelet, yung mga pampalabnaw ng dugo. No, so yan po yung basic na binibigay pagka diabetic, no? Merong gamot sa diabetes, merong para sa cholesterol, merong pong pampalabnaw ng dugo, no? Ngayon yung sa hypertension, kung nakikita po kasi ng doktor na tumataas-taas, no? Pagka tinigil yung gamot sa cholesterol, tataas ulit yung level ng cholesterol. Pagka ganyan po, pagka pabalik-balik, kahit na maingat na sa pagkain pero nagtataas pa rin ng cholesterol, meron pong option yung doktor na i-maintain na rin kayo ng gamot para sa cholesterol para hindi po tumataas. Mm-hmm. Okay. So, kailangan ba talaga na tuloy-tuloy yung pag-inom daw ng anti-cholesterol drugs? Kasi sabi nila, merong mga studies daw na ang statins ay pwede maka-apekto sa liver kapag masyadong matagal na na iniinom. Totoo ba yun? Yeah, as long as minomonitor naman yung liver function, no, yung SGOT, no. Tapos wala naman siyang ibang problema sa liver, nasa standard dose lang yung anti-cholesterol, hindi naman po makakasama, no. Yun nga, may option ng doktor na ipainom ng dire-diretso kung nakikita niya na pagka in-stop, kasi pwedeng i-try, i-stop muna. Tapos i-re-check. Pag nakikita na pagka in-stop, tumataas ulit. Ah, kahit na maingat na sa pagkain, dok, wala na akong kinakain na mga mamantika, talagang maingat na maingat ko sa pagkain, pero mataas pa rin, so baka ang problema, meron ng problema sa metabolism mo. Hindi magandang panunaw mo sa taba. Kaya pagka ganun, talagang kailangan meron kang iniinom na maintenance na anti-cholesterol. Oo. Ito si Ramon Arevalo naman, Dok. Andito pa po kasi ako sa Saudi at 61 years old na ako. Kailangan po na po bang mag-maintenance? Kung nagtataas siya ng blood pressure. Kung ang hindi dahil senior citizen, di ba? Hindi po, no. Uh-huh. Kung hindi kayo, well, hindi naman okay naman kayo sa blood pressure niyo, you live a healthy lifestyle, wala kayong bisyo, maganda ang tulog niyo, nag-exercise kayo. Kung hindi po mataas, hindi po kailangan magamot. So, ginagamot lang po kung talagang ano. Naalala ko lang, Maru, no, meron tayong tinatawag kasi na white coat hypertension. Yung white coat hypertension, pagka nagpumunta sa doktor, mataas ang blood pressure. Pag nagkuha ng blood pressure sa bahay, normal. No, meron mga ganun, di ba? So yung kasi pwedeng ang dahilan, kaya tumataas pagka nasa doktor, natatakot sila kasi basta meron sila nakita na nakaputi, nurse man yan o doktor, eh tumataas ang BP nila. Yung ganyan, pwedeng hindi po ginagamot. Inoobserbahan lang, no? Pero kung may kasama pong mga risk factor, kagaya ng mataba, may diabetes, naninigarilyo, kahit na po white coat hypertension, pwede nang gamutin para may protection, no? Meron namang reverse yan. Yung reverse yan, yung tinatawag natin na mask hypertension. Yung mask hypertension naman, baliktad. Pagka nag-monitor sa bahay, mataas. Pero pagpunta sa doktor, normal. Yun yung tinatawag natin na mask hypertension. Yun ang mas ginagamot. Yun ang mas ginagamot kaysa sa white coat hypertension. Mm-hmm. Okay.
Ito, si Rolando Cotoner, hindi ko po maintindihan yung gamot eh. Kasi ang sabi, M-I-C-S-R-D-I-S. Ano kaya ang gamot yun? M-I-C-S-R-D-I-S. Basta may dis. Micardis yan. Micardis. So, A-W. Ang generic po niyan is telmisartan. Telmisartan. Micardis. It comes in 40 and 80 milligrams. 40 milligrams daw yung kanyang iniinom. Oo, matagal na po na yan ang maintenance ko sa umaga ang inom ko. Okay lang daw yun na hindi naalis na yung kanyang Micardis. Ako ang sinasabi ko sa pasyente, as long as normal ang blood pressure nyo dun sa iniinom yung gamot, kahit na hindi po baguhin, kahit na hindi palitan, kahit na hindi dagdagan, okay lang po basta yung gamot na tinitake nyo ay nakokontrol ang BP nyo. Kahit na yan lang gamot na yan, yung gamot for life, yan ang inumin nyo. Wala pong problema basta nakokontrol ang blood pressure nyo. 75 years old siya, Doc. Yeah. Basta na may maintain, okay lang. Kahit na dire-diretso nyo inumin yung Micardis. Ito si RG Chell. Doc, mayroon bang limit sa pag-e-ehersisyo kapag may high blood ka na? Pagka ganyan, kung high blood, at least magpa ECG ka para ma-check kung okay ang puso, no? Kasi kung mayroong mga pagkakataon na walang nararamdaman rin pero may problema sa puso, kasi nga ang hypertension is a risk factor for heart disease. So bago po kayo gumawa ng strenuous, lalo na kung strenuous exercise, magpa-check muna po ng ECG or pwede po magpa-stress test or treadmill test, no? Para ma-check yung capacity ng puso nyo sa exercise. Pero kung ang gagawin naman po nyo ay aerobic exercise lang po, kagaya ng walking, jogging, swimming, ballroom dancing, maraming mahilig sa ballroom dancing saka sa Zumba, maganda pong exercise yan, no? Tapos ang requirement lang po, madali lang po eh, 30 minutes per day, 5 times a week. So 150 minutes per week lang, okay na po 'yan ng exercise. Okay. Oh, Doc, ito, naubusan po ako ng amlodipine. Pero meron pa po ako natirang losartan dito. Pwede po bang ipamalit ko ang losartan sa amlodipine? Pwede naman po. Pwede naman po kung habang wala kaysa wala kayong iniinom, iinumin na gamot. So kung meron pong losartan, pwede nyo na pong inumin muna niyan po. Inumin niyan pansamantala. Then later on, balik niyo po yung amlodipine kasi yun na yung nagpo-control ng BP niyo. Okay, ito. Ang mama ko po, kapag mataas ang dugo niya, minsan nagsusuka siya ng dugo. Sabi ni Archie. Ano yung po doon? Bakit nagsusuka ng dugo? Yung kanyang intestines ba? O kailangan pa-check niya. Yan. Kasi baka mayroong pumuputok na ugat sa daanan ng pagkain mo from the esophagus. Kasi pagka ganun na fresh blood na sinuka, ang pinagagalingan niyan usually sa upper GI. So ibig sabihin, esophagus at yun sa chan. So baka mayroong pumuputok na mga maliliit na ugat doon. So ipa-check niyo na rin po para sigurado. Yan. Oh, si Miss Josie Palasigi nanonood sa atin. Kagagaling lang niya mula sa Canada. Yan. Wow. Dito na po ba kayo magpapasko, Miss Josie Palasigi? Masarap ang Pasko dito sa Pilipinas. Si Rolando Cotoner. Okay naman po ang BP ko. Ang problema ko lang po yung white coat hypertension. Kapag ba white coat hypertension, Doc, ginagamot din ba yan? May medicines din? Ang white coat hypertension, meron kasi na, bakit ganun, Doc? Pagka nandito ako sa clinic, laging mataas ang BP ko. Pero pagka nag-monitor po ako sa bahay, normal, no? Yung kagaya na sabi ko kanina, pagka white coat hypertension, tapos po may identify na iba pong mga comorbidities or mga risk factor. Kagaya na halimbawa, ikaw ay mataba, mataas ang cholesterol, diabetic ka, meron kang naninigarilyo ka, umiinom ka, mga risk factor yan. Pagka meron po yan, together with the white coat hypertension, in-off na po natin na ginagamot rin. No? Pero may iba ang ginagawa nila just to prove na talaga nagtataas. Meron kasi pagkakataon na tumataas na hindi natin alam maru eh. Yun ang mahirap eh. Diba? Sabi natin, most of the time, wala kang mararamdaman. So, hindi mo naman mamomonitor yan 24 hours na during the time kung saan tumataas ang BP. So, kaya ang isang evaluation yan, ang ginagawa nila, yung 24-hour ambulatory BP monitoring. So, ibig sabihin yan,
may nakakabit sa iyo sa na BP apparatus. Tapos sinecheck ang BP mo 24 hours a day. So makikita doon kung talagang meron time na tumataas ang iyong blood pressure. So doon malalaman mo, mapuprove na hindi lang pag nasa ospital tsaka nagtataas ng BP. Baka tumataas ang BP sa bahay or sa kung ano mang ginagawa niya na hindi lang yan namomonitor kasi wala nga siya nararamdaman. So ganun, kung may ano po kayo, kung meron kayong pagdududa kung kayo talaga ay hypertensive, magpa 24-hour blood pressure monitoring. Mm-hmm. Okay. Ambulatory monitoring. Yeah, so tanong ni Aling Chabeng, kasi yung anak daw niya, 17 years old lang, papasok sana sa isang university sa Manila. E requirement daw ang titingnan yung kanilang blood pressure. Yeah. Sabi niya ay mutik na po hindi natanggap ang anak ko dun sa university kasi ang taas po ng blood pressure niya, nasa 200. Oh, e 17 man. Years old lang po siya, bakit ganun? So dun lang nalaman. Sige. Maganda yan, maganda ang tanong yan. Kasi ganito, no, ang hypertension, dalawang klase, Maru. Meron tayong tawag na essential hypertension, which accounts for 90% of the case, no, na yan ay no known cause, no? Ibig sabihin hereditary, no? Or something to do with the lifestyle. Ngayon, yung 10%, meron tayong tinatawag na secondary hypertension. Yung secondary hypertension, meron pinanggagalingan yung pagtaas ng BP. So saan yun? Nakikita pagka mayroong problema sa kidneys, no? At doon sa mga pasyente na bata pa lang, mataas ng masyado ang BP, or di kaya lumabas yung hypertension pagka sobrang tanda na, mga 70 na doon pala lalabas na hypertensive, doon yan iniimbestigahan for secondary causes of hypertension. So ibig sabihin, mayroong pinagmumulan yung kanilang pagtaas ng BP, no? Anong mga pwedeng panggalingan? Pwedeng may problema sa kidneys, pwedeng may problema sa puso, pwedeng may problema sa mga ugat ng mga blood vessels, no? So kailangan i-work up. Yan ang mga tamang mga pasyente na talagang dapat i-work up. Kasi mag-iisip ka, 17 years old ang blood pressure 200, 'di ba? Mag-iisip ka na kagad bakit ganoon. So kailangan ma-check up po siya kasi baka meron pong mga ina-atake na po na bata pa lang, ina-atake na. So pagka ganyang kataas, kailangan po talaga extensive workup para malaman kung mayroong pinagmumulan. Ang kagandaan dun sa secondary hypertension, Maru, once na matanggal yung pinanggagalingan, babalik ulit sa normal ang BP. Ayun, oo. Kaya mga kaibigan, napaka-importante po talaga pagpapatingin. At kahit na wala kayo nararamdaman, kung pwede mag-physical check-up every year, di ba, Doc? Yes. Kung pwede, sa birthday nyo. Sa birthday. Ako, I always tell my patient, regalo po nyo sa sarili nyo. Every time na magpa-birthday kayo, magpa-laboratory kayo, magpa-check up. Mm-hmm. At ganyan din, syempre, kung meron na kayo nireseta sa inyong gamot, hindi kayo ang magtatanggal niyan. Kung parang feeling, ay, ito, normal na yung blood pressure ko, tanggalin ko na, hindi pwede. Kailangan ang doktor nyo pa rin ang inyong tatanungin. At pag may high blood ka na, doktor, kailan ang monitoring mo na ang pagpapacheck up sa doktor? Every 3 months, every 6 months, no? Iba nga after 1 year na, no? As long as okay naman ang blood pressure mo, pwede. Minimum of once a year. Mm-hmm. At ngayon, na-download na ba? Bago tayo tuluyang magtapos, ipapakita lang natin na nagpa-partial eclipse na. Ibig sabihin, humahawi na ang anino ng planeta nating daigdig sa buwan, kaya medyo nakikita na itong buwan. So, pakita na natin yung ipinadala ni Sabi mula sa Silang, Cavite. Ganda, yan. Maraming salamat. Actually, sister ko yan. Oo, naghihiwalay na. Nakikita mo na, no? Yung shadow ng yung moon. Umaalis na yung shadow ng Earth. Oo, umaalis. Lumalabas na yung moon. Lumalabas na yung moon. Nagpa-partial eclipse na po. So, dun sa mga hindi nakakapanood sa labas ng inyong bahay o kaya kung ang inyong lugar ay maulap, eto na, yan, sinishare po ng ating kapatid mula po dyan sa Silang, Cavite, na sabi nga, parang may mga labi na sumusungaw, ngumingit. Sabi ni Carmelita Pagulong, sige, magpapacheck up na ako katatapos lang ng birthday ko. Happy birthday! Belated happy birthday. Kung magpapatingin sila, Doc, saan sila pupunta para makapagpa-check up sa'yo?
Okay, so ang clinic po namin ay sa number 133A, Bansalangin Street, Barangay Veterans Village, Project 7, Quezon City. So, dalawa po kami doktor dyan. Nandyan rin po yung wife ko, si Dr. Christine, who is a pediatrician. And soon, coming soon, yung aking anak na bunso na nagme-medicine. Wow! Board chair na siya. So, after a few years, magpa-practice na rin dyan sa clinic. Siya yung tagapagmana ng aming clinic. Wow! Congrats. So, mag-book lang po kayo dun sa aming FB page, Duenas Medical and Children's Clinic. Meron po dun option, book an appointment. Pindutin po nyo yun, tapos mamimili kayo ng schedule. Tapos, ihintayin po nyo yung confirmation ng aming secretary. Tapos, pagka-schedule nyo po, either online or face-to-face, pwede po yan. Ang schedule ko po, every Tuesday, Friday, and Saturday, 9 to 12 noon and 1 to 4 p.m. Ayan. Thank you so much din sa lahat po ng mga tumawag nag-message. Si RG Chell, Edeline Soriano, thank you. Angelo Redaja, Ray Borile Sr., Ramon Arevalo, Edeline Soriano, Max Alvarez ng Palawan, Ramon Abadillo. Magandang gabi po, LV Tagono, Serenuela, si Carmelita Pagulong, at pati si Rolando Cotoner. Thank you so much po. Yasmin Apple, marami salamat. And Miss Josie Palasigi, ang sister ng aking partner sa In Heart of Business, si Lito Gagni. Thank you so much, Doc. Marami salamat, ha. Okay, you're welcome. Marami salamat si Doc J. Duenas po yan. Napakagaling po na internal medicine doctor. At sa inyo pong lahat, thank you sa ating mga kasama din sa DWIZ. Sino ba yung nasa on duty po ngayon? Kasama natin si Fred Belabala, si Rashid Loxin, sa social media natin si Elaine Di Malanta, si Micah Cervantes, at Jessa Barameda. Susunod na po, Pangga Ruth Abaw Live, kasama siyempre si Miss Ruth Abaw. Bye, no. Thank you so much. Bye. At ako naman po si Maru Fahati Sarne with Doc J. Duenas. Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.